Kamusta mga idol sa basketball? Welcome po kayo dito sa Basketball Talk, kung saan ay ibibigay natin ang mga bagay na hindi mo pa alam sa idol mo sa basketball. Ano-ano nga ba mga bagay na hindi mo pa alam sa kanya? Mapa PBA man, MPBL o sa NBA o kahit sa amateur basta basketball. 10 bagay na marahil ay hindi mo pa alam sa idol mo. Ang injury ang nagnakaw sa kanya. Kung hindi lamang siya nagkaroon ng mga injury, ilan na kaya ang championship niya sa Bulls? Ilan na kaya ang MVP awards niya? NBA All-Star pa rin kaya siya ngayon? Sa dami po nagre-request, ay shout out na rin po sa inyong lahat. Ito po ang 10 bagay kay Derrick Rose. Pero bago yan, I am inviting you guys sa ating 100,000 YouTube Silver Plate Award giveaways. 3 mapapalad na subscriber ang bibigyan ng premyo. Nasa bandang huli ng video kung paano po sumali. At pakibasa na lamang sa ibaba ang ibang detalye. Ito na po ang 10 bagay na marahil ay hindi mo pa alam kay Derrick Rose. Number 1, Youngest MVP. Hanggang ngayon, 2020, ay hindi pa nabe-break ang record ni D. Rose sa NBA. Ang pinakabatang naging NBA MVP sa edad na 22 years, 191 day old. Si Luka Doncic ay 21 years old at mukhang makakabreak ng record niya. Pero ngayong NBA 2020, ayon sa ESPN 5, matunog ang pangalan ni Giannis Antetokounmpo at ni Kawhi Leonard, LeBron James at James Harden sa NBA MVP. Pero si D. Rose ang pinakabata. Kung may pinakabata, sino naman ang pinakamatanda na naging NBA MVP? Yap mga idol, si Karl Malone. Dati sa Utah Jazz, sa edad na 35 years, 284 days, siya na ang pinakamatandang naging NBA MVP. Number 2, bakit naman number 1 ang ginawa niya dating numero sa Chicago Bulls? Ngayon nga ay number 25 na siya dahil noong high school, ang jersey number niya ay number 25. Noong college naman sa Memphis, number 23 naman siya. Pero naging number na daw ni D. Rose ang number 1 dati nung nasa Chicago pa siya at naglalaro sa AAU. At gusto pa daw niyang maging dominate sa NBA. At nagpapaalala sa kanya palagi ang pagiging number 1, kung kaya number 1 na ang ginamit niyang numero dati sa Chicago Bulls. Number 3, sino ang paboritong NBA player ni Derrick Rose? Dahil sa Chicago native si D. Rose at sa Chicago pa rin siya naglaro ng matagal sa kanyang NBA career, ang idol sa NBA ni D. Rose ay idol din ng marami, si Michael Jordan. Pero kung hindi naman daw siya basketball player, siya daw ay isang baseball player na feature ang position. Number 4, dahil kay D. Rose na bago ang NBA contract rules, Derrick Rose Rules. Matapos manalo ni D. Rose sa NBA MVP, ay natapos na ang kontrata niya sa Chicago Bulls at pipirma siya ng extension contract. Dito nabuo ang Derrick Rose Rules na pinapayagan sa mga batang NBA players ang makakuha ng above 30% na kontrata. Sa history kasi, dati ay pinagbabawal ito. Pero dahil nga sa elite player si D. Rose at naging NBA MVP, ay deserving naman sa maximum contract, ay binigyan siya ng 5-year maximum contract ng Chicago Bulls at may halagang $94.8 million wow, sa loob ng 5 taon. Number 5, nagbago ng laro si D. Rose. Kung dati ay sugod lang ng sugod si D. Rose, at pakikitaan ka ng mga explosive dunk niya, ibang-iba na ang laro niya ngayon sa Detroit Pistons. Nag-average siya ng 18.5 points, 5.8 assists at 2.5 rebounds in 26.4 minute kada laro. At bibihira mo pang makikita ang tumitira behind the arc dati sa Bulls.
Well, iba na nga ang larong ipinakikita ni D-Rose sa NBA ngayon. Andun pa rin naman ang mga explosive dunk niya. Pero sa ngayon ay decisive na si D-Rose. And he is more on facilitating instead of shooting. Tumitira na sa 3-point, lalo na kapag wide open shots. Madalas na rin siyang tumitira ng mid-range jump shots. Dahil nga dito ay unti-unting bumabalik ang dating D-Rose. Nagtala pa siya ng career high points sa 50 points sa Minnesota dati at career high din sa field goal percentage. Nga lamang ay hindi pa siya nakakabalik sa NBA All-Star na tatlo pa lamang sa kanyang career. At ang huling NBA All-Star nga niya ay noong 2012 pa. Number 6 naman, ano ang nakatattoo sa leeg ni D-Rose? Ito ay bagong tattoo pa lamang niya, ang salitang Godspeed na may tatsulok. Nakatattoo ito sa harapang bahagi ng kanyang leeg. Malinaw naman na spiritual man si D-Rose at gusto lamang niyang magpasalamat sa Diyos sa lahat na nagawang mabuti sa kanya, lalo na umabot siya sa puntong ito ng magandang karir niya sa NBA, kaya ipinatattoo niya ang Godspeed. Number 7, magkano naman ang kontrata niya sa Detroit Pistons? Kung dati veteran salary na lamang siya sa Minnesota Timberwolves sa halagang $2.1 million isang taon. 2.1 din dati sa Cleveland, pero ngayon sa Detroit Pistons meron siyang 2 taong kontrata at may halagang $15 million. Wow! Well, for me mga idol, dapat nga ay mas malaki pa sana. Pero maganda na rin yan dahil umangat mula sa veteran salary lamang siya, naging 15 million sa loob ng 2 taon sa Detroit Pistons. Katumbas sa atin yan ng 750 million pesos. Wow! Sa 2 taon. Number 8! Makapasok pa kaya si D-Rose sa NBA All-Star? Sa 2020 NBA All-Star Eastern Conference, natabunan si D-Rose nila Kemba Walker, Trae Young, Kyle Lowry at Ben Simmons. Yan ang mga point guard. Dahil dito, nahihirapang makapasok sa NBA All-Star ulit si D-Rose. At may mga NBA young rookies pa na nagpapakita ng mga NBA All-Star caliber. At sa kasamaang palad, dahil sa binoboto ang isang NBA All-Star, ayon po sa mga NBA critics, NBA critics lamang to mga idol ha, hindi nila nakikitang magiging NBA All-Star ulit si D-Rose. Maari pa daw na si D-Rose ay magiging Sixth Man of the Year. Dahil nga sa ngayon daw ay walang NBA team na bibigyan si D-Rose ng minuto o kaya team first option na gaya ng MVP season niya sa Chicago Bulls. Kung kaya hindi nila nakikita na si D-Rose ay babalik sa pagiging NBA All-Star. Number 9 na! Ano ang tungkol sa kanyang sapatos? Ang logo na D-Rose sa Adidas ay nakalagay sa kanyang Adidas shoes. Alam nyo ba noong 2008, $1 million lamang kada taon ang bayad sa kanyang ng Adidas. Pero noong 2012, bumirma siya sa Adidas ng 13 years Adidas shoe deal. Tumataging ting na $185 million. Wow! At aabot na sa 11 ang D-Rose pair of shoes. At FYI lang mga idol, si Donovan Mitchell, si James Harden, si Damian Lillard ay mga Adidas endorser din kasama ni D-Rose. Number 10 na! Pero bago yun mga idol, please like the video para po maabot pa natin ang 5,000 likes. Ano ang diet at paboritong kainin ni D-Rose? Hanggang ngayon ay paborito niya ang pizza. Lalo na daw kapag nasa Hawaii siya. Madalas siyang kumakain nito at alam nyo ba, ang paborito naman niyang snack food ay ang Twizzlers. Isang tinapay na inikot at nilagyan ng itlog. Nilagyan ng cheese at breadcrumbs. Yan ang madalas kainin ni D-Rose hanggang ngayon. Yung mga idol, ang 10 bagay kay Derrick Rose. At sana po ay meron na naman kayong natutunang bago sa idol mo.
si Derrick Rose. Ano sa 10 bagay na nabanggit ang pinaka tumatak sa isip mo? Mag-comment ka lamang po sa ibaba at babasahin ko po yan isa-isa. Samantala mga idol, masaya po akong ipinapaalam sa inyo na meron na ulit tayong giveaway. Ito po ay paraan ko para maibalik po sa inyo ang tulong at suporta ninyo sa Basketball Talk Channel. Sa pamamagitan ng giveaway, dahil po nakuha na natin ang 100,000 YouTube Silver Plate Award. At kung dati ay isa lang ang nananalo, not this time, dahil sa pagkakataong ito ay tatlong mapapalad na subscriber natin ang bibigyan natin ng premyo. Tatlo ang mapapalad na nanalo ng giveaway for second at third prize. Para sa third prize ay isang original Steph Curry jersey. Para sa second prize ay isang original Adidas Sports Backpack. Para sa grand prize ay isang original Kobe Bryant shoes, Nike Kobe AD Exodus. Tribute na rin natin yan para kay Kobe. Asahan nyo na every month ay magkakaroon tayo ng giveaway dahil marami na ang nagre-request sa comment section dito po sa ating channel, ang Basketball Talk. Ito po ay para lamang sa masugid nating subscribers, pero kung gusto nyong sumali, pwede po kayong sumali, mag-subscribe lamang at pindutin ang notification bell at pakibasa na lamang sa ibaba ang ibang detalye kung papaano sumali. Please like the video, leave a comment down below, mag-subscribe at pakihit mo ang bell button para update ka. Ito po ang Basketball Talk. Salamat po sa inyo mga idol sa basketball. Bye-bye.